ba to? Wala akong pera. Ano ba akong kain? Tagal ba kayong senas? Hindi, magkano po dito? 70. Sa adobo po? 70. 70 rin. Dito po? 70. 70 rin. Dito po 70 rin. At narito ako ngayong araw para ipaliwanag bakit nga ba kulang na kulang ang halaga ng mga pera natin. Ang init, wala tayong mga puno. Una-una, walang pagtaas ng sahod sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng mga dito. Sa ilalim ng nakaraang administrasyon Duterte, napakaliit at kakaunti ang mga naging wage hikes. Alam niyo ba na mas mababa pa ang average na minimum wage sa bansa kumpara sa poverty threshold na itinakda ng gobyerno? Ayon sa kanila, ang isang pamilyang may 5 miyembro na kumikita ng 12,030 pesos kada buwan ay may tuturing na isang mahirap na pamilya. Pero, ang average na minimum wage sa bansa ay nasa 8,902 pesos lamang. Mababa na nga kumpara sa poverty threshold, lalo pang malayo kung ikukumpara sa computed family living wage na 14,885 pesos. Nakakaloka, di ba? Sabi kong minimum wage, poverty threshold, poverty wages, at iba pang wages na yan. Kapag sinabi natin minimum wage, ito ang pinakamatayang sahod kung pwede mong matanggap bilang isang formal na empleyado. Kumbaga, ito yung pinaka-minimum na halaga na pwede mong matanggap sa isang formal na trabaho. Ibig sabihin, hindi kasama nito ang mga nasa informal na mga manggagawa at mga magsasaka. Para masabing kung tayo nga ba ay naghihirap po dito. Sa panahon ngayon, 12,030 pesos ang pamantayan para masabing nahihirap ang isang pamilya. Ngunit bata ito sa napakababang 79 pesos per capita na daily na batayan. Dayukduk na batayan, sis! Pero isipin mo, marami pa ang namubuhay na mas mababa sa halagang yan sa bawat araw dito sa ating bansa. And by the way, Philippine Statistics Authority ang nagtakda ng halagang ito. So, if you think about it, may tuturing na poverty wages ang minimum wage sa bansa. Dahil katumbas, o halos mas mababa pa nga ito sa halaga ng poverty threshold na itinakda ng gobyerno. Na ginagamit niya para naman sa kanyang poverty data. Sa NCR, ang average minimum wage ay 12,398 pesos kada buwan, habang ang poverty threshold ay 13,741 pesos lamang. Ibig sabihin, mas mababa pa ang minimum na sahod ng 10% o 1,343 pesos kaysa sa poverty threshold sa rehiyon. Mas malala pa ang kalagayan sa ibang mga rehiyon. Sa Calabarzon, mas mababa ng 13% ang regional minimum wage kung ipukumpara sa poverty threshold. 36% ito sa Barm. At pagpunta mo naman sa Region 4B, ito ay nasa 71%. Matters worse, tatlong wage hike pa lamang ang nangyayari, equivalent to 16.1% na inilaki ng minimum wage sa ilalim ng administrasyon ng Duterte. Kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon, kakarampot lamang ito. Ngayon ang tanong, bumuti ba sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Hindi rin, because he has yet to implement any wage increase para kahit na lumalakas ang panawagan para rito. Ano na po, Mr. President? Sa kasalukuyan, may mga senador na gaya ni Sumiri, Tulfo, at Estrada na nananawagan din na pag-aralan ang pagtaas ng sahod para sa mga manggagawa dahil na rin sa lakas ng panawagan.
naman sila, ilang mga grupo na ang nananawagan matagal na para sa umentong nakabubuhay at nararapat na sagot. Nag-file ang Trade Union Congress of the Philippines ng House Bill No. 7871 or the Proposed Wage Recovery Act of 2023 na nanagbibigay ng 150 pesos salary increase sa mga empleyado regardless of their industry. Ang mga party list naman sa ilalim ng makabayan lang ay nag-file ng House Bill No. 7568 na nagsusulong ng 750 pesos across the board wage increase. Nagpetisyon na rin ang Unity for Wage Increase Now or UWI ng National Capital Region ng 530 pesos na aumento sa sahod para maikapit ito sa 1,161 na living wage sa region. Samantala, ang Workers' Initiative for Wage Increase ng Calabarzon ay nagpetisyon na paabutin sa 750 pesos ang minimum wage sa region. Napakabongga naman talaga ng mga inisyatibang ito, ano? What you say, Pero wait! Bakit nga ba nananatili pa rin sa ganitong estado ang kalagayan ng paggawa dito sa atin? Bakit nga ba kapos na kapos ka pa rin? Bakit nga ba poverty wage pa rin dito sa atin? Bakit? We urge the government, especially President Bongbong Marcos, to heed our calls in these dire times. Kailangan itaas ang sahod at ibaba ang presyo ng mga bilihin. Magkakaltas lamang ng 25-30% mula sa kita ng malalaking korporasyon para maibigay ang hinihiling na dagdag sahod ng mga manggagawa. Siyempre, kailangan din ng mas mahusay na basic social services para sa ating mga mamamayan. Nararapat din na i-improve ang agriculture and manufacturing sectors na magdudulot ng establing trabaho, mataas na sahod at mas makapasiglang ekonomiya. Ito na lang muna sa ngayon. Tuloy ang panawagan mga akla. Hanggang sa susunod!